Magandang umaga, mga kamarites! Ano ang latest viral at trending ngayon sa mundo ng social media? Ang di umano'y katagang hindi kami nakakalimot at hindi rin kami uto-uto. Ito ang naging diretsang mensahe ng marami sa ating mga kababayan sa anak ni mega star Sharon Cuneta na walang iba kundi si Frankie Pangilinan matapos ang kanyang panibagong controversial statement na di umano'y hindi daw di umano niya alam ang kanyang ginagawa noong mga nakaraang araw kung bakit nababatikos ng milyon-milyong Pilipino sa di umano'y paghingi ng tawad ni Kaki Pangilinan ay hindi siya tinantanan ng marami sa ating mga kababayan at ibinalik sa kanya ang lahat ng mga paninira nito sa nanalong presidente na walang iba kundi si Bongbong Marcos at Vice President na si SARA Duterte Carpio kung saan ay tinambakan ng kanyang ama na walang iba kundi si Kiko Pangilinan. Ayon pa mismo sa marami sa ating mga kababayan ay huli na ang lahat at tila hindi na matatanggap ng 31 million Filipino ang di umano'y paghingi ng tawad ni Kaki Pangilinan. Huwag nga daw magpaka-plastic ang anak ni Mega Star dahil simulat sa pulay alam na daw ng taong bayan kung ano ang karakas at kabastusan na pag-uugali ni Frankie Pangilinan. Ito ang Marites Latest na pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang inaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang full update mga kamarites, kung bago ka pa lamang sa channel ko ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ng notification bell para mas magiging updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong kamarites video na i-upload namin. At iyon na nga mga kamarites, ito na ang latest mainit na pinag-uusap ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang tinawag na engrata ng maraming Bongbong Marcos supporters ang anak ni Mega Star Sharon Cuneta na walang iba kundi si Frankie Pangilinan matapos ang panibagong controversial Twitter post kung saan ay tila humihingi daw ito ng konsiderasyon at tawad sa mga taong tila napiktuhan ng kanyang pahayag at paninira sa iba't ibang politiko na nagkaroon ng partisipasyon noong May 9, 2022 national election. Tinawag na plastic ng marami sa ating mga kababayan ang naging pahayag ni Frankie dahil tila hindi naman daw totoo ang paghingi nito ng tawad at alam daw ng taong bayan kung gaano kabastos ang anak ng natalong Vice President na walang iba kundi si Kiko Pangilinan ayon pa sa naging Twitter post ni Frankie Pangilinan. Please consider 99.99% of my past tweets null and void. I am simply no longer that person. I invoke the age-old rule that people are allowed to change. Kaki Pangilinan, end quote. Ayon sa naging pahayag ni Frankie Pangilinan ay ang lahat daw ng tao ay may pagsisisi at hindi daw alam ang ginagawa kung minsan kaya't ang kanyang mga controversial Twitter posts na di umano'y kabilang na ang paninira kay President-elect Bongbong Marcos ay sana rin kalimutan na ng taong bayan ngunit tila hindi dito natatapos ang lahat. Binalikan ng marami sa ating mga kababayan si Kaki Pangilinan at ipinamukha dito ay ang di umano'y kabastusan na ginawa nito particular na kay President-elect Bongbong Marcos. Ang akala lang ba daw ni Frankie Pangilinan ay nakakalimutan ng taong bayan na minsan na nitong pinagbantaan si Bongbong Marcos at sinabi pa sa publiko na hindi daw di umano niya matatanggap na may panibagong Marcos na naman ang mauupo sa Malacanang dahil dito ay inulan ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at maraming nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang inaing at komento sa mundo ng social media and the netizens post.
Dead. Ayon kay Lloyd Bautista Frigilana, ang edukasyon ay napag-iiwanan, ngunit hindi ang natural na kaugalian, 100% dugong pangit bastos at mayabang. Fidiada, awi, I thought you migrated already to other country. Are you still here in Philippines with your family? Ready labe, who cares? Kahit manahin mo pa ang sukdulang pag-aantay pati ko ng tatay mo, Ricardo Padon, ganyan siguro turo ng magulang at paaralan ng kanyang kinagisnan, dami yan sila, halos masiraan ng bait wala na sa hulog. Franz Moreno, papansin ka, pangit naman maganda pa yung trabahador namin tubuhan. Nempa Armada, ang kapal ng mukha mo, arrogante ka, talaga ang sama ng ugali mo, hindi ka pa maganda, baka akala mo. Maria Loisa Sotaso, di totoo pag sorry niyan, anong di niya alam ginagawa niya, puro pang babash, kaya nang so sorry yan. Never forget, sa mga action mo, ugali mo yan, ganyan ka pinalaki ng mga magulang mo. Typon Ozzy, Taki should have thought long and hard about the consequences of her action. It is so easy to write that apology, but action speak louder than words. Teresa C. Navarro, wala sa puso niya ang paghingi ng sorry. Matapos niyang sabihin sorry, hindi namin matatanggap ang iyang sorry. Maha, we can forgive but never forget. Sana inisip mo muna consequences ng mga naging actions mo against P. Bongbong Marcos. Zikat, how you speak reflect who you are inside and out. Forgiveness will always be, but the how the person is another. Greater Robly, this is the lesson for teenagers who think they are smarter sa ibang tao. Think before you speak, nasa huli ang pagsisisi. Jade Amp, what is done can never be undone. You need more schooling and learnings. Leida Calica de la Cruz, the damage has been done. Honestly, I don't feel the sincerity in your statement. Never to forget what you've said and done. Abner Rempelo, kailanman ang nakasanayan na ugali mahirap nang baguhin, sa mukha pa lang di magpapatalo, sarilinin mo na lang yan. At alam namin na may plano ka at kayo, bakit mo ginagawa yan? Hindi na kami bulag at walang pag-iisip kung ano at bakit mo ginagawa yan. Martis Gabon, okay lang naisip mo ang mga pagkakamali mo, pero hindi natin maiisip kung ano ang pakiramdam ng mga 31 million sa'yo, kaya sila na ang bahala humusga sa'yo. At parang hindi maganda ang pagpalaki sa'yo ng mga parents mo. Mayaman kayo pero at edukado, pero masahol ka pa sa walang pinag-aralan. Marunong pa nga gumalang ang mga mahihirap at umunawa sa sitwasyon, kaya ikaw na lang ang magdadala ng reaction. Kung paniniwalaan ka pa ng mga 31 million, sana baguhin mo attitude mo, dahil una ay parents mo ang maapektuhan dyan na wala disiplina sa mga anak. God bless Iha. Rose Kinaki na TV, the damage had been done. Kaki, may kasabihan tayo na wika at batong ihahagis mo ay di na muling magbabalik, kaya wag nang magplastikan. Grace Mabalot, or really now, Miss Kaki, do you think it that easy after scattering a bagful of others on a mountain top, so to speak, you can undo the damage by invoking that age-old rule that people are allowed to change. Thank again in worst apology in her statement. She's not apologizing, she's just saying she's no longer the person who tweets. She's now declaring null and void. There's no apology there. It's the Bratanella trying to get away with her meded and finding an easy way out. That's here. Will it want to wash? Miss Kaki, nice try. Rocky Rodriguez, ang pinakamaganda mong gawin dyan, Kaki, ay mag-research kang mabuti at tingnan ang mga bawat panig, saka mo timbangin ang tama sa mali at ang mali sa tama. Alalahanin mo, there's always two sides of a coin and many version of a story. Katulad din kita noon, kung ang adhikain mo ay para pagmamahal sa bayan ay walang masama. Ang kailangan lang ay alamin mo ang iyong pananaligan, lalo kung ang pag-uusapan ay ang pag
pagiging partisano nung bata pa ako ay inangaan ko na si Fem, pero nung naging mature na ako ay nagkaroon ako ng orientasyon ng mga komunista na sa totoo lang ay marami akong natutunan lalo na sa local at geopolitics, kaya marami akong pinaniwalaan sa mga sinasabi nila. Para paniwalaan mo ang isang tao, kailangan ay malaman mo ang totoo at mapatunayan noong suportahan ng CPP, NVA, NDF, CCCA sa ilalim ng Dilawang Liberal Party ay naging anti-Marcos ako, pero noong nakita ko ang maling pamumuno ng mga Aquino dahil sa mga sunod-sunod na mga masakri simula ng Mandiwala at ang pagbagsak ng ekonomiya, privatization ng mga government or authority service tulad ng Meralco na wasa at transportation ay lalong naghirap ang karamihan sa ating mga Pilipino, kaya muli akong sumuporta sa CPP, NPA, NDF at naging kontra Aquino nang nahalal si Pangulong Duterte ay nagibang aking pananaw sa Philippines politics dahil sa kanyang mga revelasyon at nakikita ko ang sinseridad sa kanyang pamumuno, at noon ko nakita ang tunay na anyo ng CPP, NPA, NDF na half-truth and half-unrevealed ang kanilang mga gawain sa limang dekada nilang pakikipagbaka, ay wala akong nakitang pagsulong at pagbabago sa estratehiya, maging ang kanilang protracted war sa kasalukuyan ay muling bumalik ang aking simpatiya sa mga Marcoses, lalo na ngayon na presidente na si Bongbong na patunay na gusto ng mayorya ng taong bayan ang mga Marcos. End quote. Sa naging komento na ito ng marami sa ating mga kababayan ay talaga namang pinag-uusapan nga nila ang dimanoy kagaspangan na ugali at kabastusan ni Frankie Pangilinan. Hindi na nga daw magbabago ang behavior ng young actress at anak ni megastar Sharon Cuneta na siyang pinaka-pinoponterya ngayon ng batikos ng marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga taga-suporta ni President-elect Bongbong Marcos. Ayon pa sa kanila ay hindi na daw dapat pang sinasabi ni Frankie Pangilinan na hindi daw niya alam ang kanyang ginagawa noong mga nakaraang araw. Malinaw na sa taong bayan na hindi sila nakakalimot at alam nila una pa lamang ang karakas at kagaspangan na ugali ng anak ng natalong Vice President na walang iba kundi si Kiko Pangilinan. At yun na nga mga Kamarites, ano na ang masasabi mo kung kayo ang tatanungin, ano na ang masasabi mo sa naging balitang ito kung saan ay matapos nga ulanin ng samot-saring batikos at tawaging ingrata, plastic at mata pobre ng marami sa ating mga kababayan ang anak ni Senator Kiko Pangilinan at megastar Sharon Cuneta na walang iba kundi si KAKIE Pangilinan na mapagsa hanggang ngayon ay inuulan pa rin ng samot-saring batikos at mora ng marami sa ating mga kababayan. Ano na mga Kamarites, nagustuhan mo ba ang bagong latest update? Well, ano pa ang inaantay mo? Click mo na ang like at share mo na din ang video na ito para mas marami pang makaalam sa mga Kamarites video.